Hi guys, good morning. Welcome back to Marcel Montemayor channel. So ngayong araw, may i-share lang ako sa inyo about sa mga lucky charm. So sino po sa inyo dito ang mga naniniwala or hindi naniniwala ng swerte sa buhay nila? Itaas ang kamay. Pero I swear guys, ako naniniwala talaga ako sa mga lucky charm. Wala namang imposible kung maniniwala ka or hindi. Depende na po yan sa inyo kung gusto mo maniwala, kung may mga positibong pananaw ka or enerhiya dyan. So, para sa akin, naniniwala talaga ako guys. So, base lang ito sa aking na experience before, yung mga lucky charm na nabili ko sa bahay. Okay, so ngayon, may i-share ako sa inyo about sa mga lucky charms or lucky charm things na pwede nyong madadala sa bahay, mga pampaswerte na magdadala sa loob ng bahay sa araw ng 2019. Okay, so sa taon ng Red Cup Roaster 2019, may mga gamit o maaring mga magdadala ng mga swerte sa ating buhay. Meron ding mga malas na mga bagay na pwede ding mangyayari sa ating buhay. So, tulad dito, ang mga dekorasyon sa bahay at pintas or mga kagamitan mo or damit, mayroon ding mga bagay na dapat iwasan o suotin upang lumayas ang mga malas. Okay, so, for example is, mga sariwang halaman or mga bulaklak. Okay, so sariwang halaman or mga bulaklak guys. So, ayon sa Feng Shui, maswerte daw ang bahay kapag may nagtanim ng halaman o bulaklak. Tandaan niyo ito guys, pag magtanim ng mga bulaklak na may tinik, kung pwede lang, huwag nyo na ituloy kung magtanim kayo ng mga bulaklak na may tinik. Iwasan nyo ang may tinik na bulaklak guys dahil yun ay nagpapapigil or nagpapaharang ng mga swerte nyo na papasok sa bahay nyo. So sa ngayon pa lang, iwasan nyo na magtanim ng mga, na may mga tinik na mga bulaklak. Okay? So, may babanggitin ako ng mga bagay guys na nakapagbibigay ng swerte sa ating buhay, na magdadala ng swerte sa loob ng ating bahay sa 2019. Okay, so isa na doon ang 4-leaf clover, yung may apat na leaf clover pala guys, clover. So Ito yung 4-leaf clover na halaman na isa sa nakapagbibigay ng swerte sa ating bahay. Na nakapagdala ng swerte sa ating bahay. So, kung may halaman ka nito ay pinaniniwalaan ng mga Irish na isa sa mga maswerteng halaman si 4-leaf clovers. So, ang kahulugan ng 4-leaf clovers ay pananampalataya or faith or paniniwala guys. So, ito yung hope o pag-asa, love o pag-ibig, at luck o swerte. So, ang ganitong klaseng halaman ay bihira, ngunit maraming paraan sa paggamit para mapapaswerte ka nito. Okay, so, ang pangalawang bagay na nakapagbigay ng swerte is ito guys, ang lucky bamboo pala to. Okay, so ang lucky bamboo ay hindi talaga isang kawayan kundi uri ng halaman na kamag-anak ng Dracaena, o kilala din siya sa tawag na Madagascar dragon tree. Okay, so ito ay isang uri ng halaman na matigas at pang matagalan ang buhay o matagal mamatay. So, ayon sa Feng Shui, mas maraming tangkay o
Kapag mas maraming tangkay, yung mga steam niya guys, kapag nagtatanim ka ng mas maraming tangkay, mas maraming papasok na swerte sa'yo. Okay, so kapag tatlo lang ang tangkay, so nakikita mo naman ang bamboo, kapag tatlo lang siya na steam, nakatayo, or dalawa tapos sa taas, nasa gitna, nagdadala ito ng kasiyahan, kayamanan, at mahabang buhay sa may-ari ng tanim. Subalit, may mga halaman na mas maraming tangkay. Ang tangkay, guys, kumbaga, yun yung mga steam. So, kapag maraming, kapag nagtatanim ka ng mga, ng lucky charm bamboo, or lucky bamboo, kapag nagtatanim ka ng lucky bamboo na maraming steam, mas marami ding papasok na swerte sa iyong buhay or sa iyong tahanan. Okay? So, ang pangatlong pampaswerte na bagay guys is lucky dice. So, ang lucky dice ginagamit 'yan sa pagsusuga, sa paglalaro for example ng bingo, or snake and ladders. So, yan na dice guys is may lucky dice pala 'yan. So, hindi nakapagtataka kung isa sa mga maswerteng bagay ay dice dahil madalas ginagamit ito sa mga laro. Itinuturing din na isa maaring gamitin. Ang dice din guys pala ay maari din gamitin anting-anting natin. So, meron kasi akong nakikitang tao doon sa barrio namin na nagsusuot siya ng dice, bali may book, square, diba square yung dice, tapos binutasan niya yung dice, tapos nilagyan niya ng red na PC guys, yung lucky charm na tie, ano yun siya, basta yung lucky charm na ano guys, PC, yes. So, sa hindi nakakaalam, ang lucky dice pala, may dice pala na lucky charm. So, pwede nyo siya gawing, ano guys, quintas. Or depende sa inyo. Or lagay nyo sa bulsa. Basta may dice po talaga na kapag bibigay ng swerte sa tahanan. Okay, so, horseshoe. So, yung horseshoe guys, ito yung mukha ng horseshoe, para siyang horn or sungay ng ano ng kabayo or kabaw. Okay, so isa itong uri ng bakal at marami ang naniniwala na magdadala ng swerte kapag nagsabit ka nito sa taas ng bintana. So sa taas ng pintuan ng bahay niyo. So for example, ang bahay niyo, for example, pintuan niyan siya. So, ilagay niyo lang sa harap ng pintuan niyo, isangit niyo lang siya diyan. Mag-ano lang kayo ng lansang or nails, pako, tapos ilagay niyo doon, isabit niyo ang ano guys, ang horseshoe. So, ang ilan ay naniniwala na sa pamamagitan ng magturo kay taas ay matiyak na ang swerte ay hindi tatakbo palabas at kapag nakaharap ito pababa ay palabas naman ang swerte sa pinto. So dapat pala guys ang placement niya, so paano niyo siya ipesto para magkaroon kayo ng swerte, papasok ang swerte. Dapat for example ito yung pintuan guys, pintuan siya. So ang horseshoe, ganito kasi ang horseshoe. Yan. Ito guys. So kung nakapesto siya na pabaliktad siya pa ganyan. So, lalabas daw ang swerte. Pero pag ganito guys, papasok ang swerte guys. Yan, pag ganyan. Papasok ang swerte. Pag nakapesto ng ganun. Okay, so, ladybugs. Sino sa inyo ang may alam sa ladybugs? So, siguro lahat tayo nakakalam kung ano yung mga ladybugs guys. So, ito ang sikat na insektong kilala sa buong mundo. So, maraming mga kultura na naniniwala na ang ladybug ay nagdadala din pala ito ng swerte. Sa Australia, tinatawag nila itong Glockscafer. Ewan ko kung paano siya basahin. So, may iba na nakapagsabi na kapag napuan ka ng ladybug at kapag hindi ito umalis sa katawan mo, for example, ang ladybug dumapo dito,
dyan, dumapo dyan, or sa kamay mo. Dito. So, kapag dumapo siya at matagal siyang umalis sa katawan mo, so meaning dyan guys is, may swerteng darating sa'yo. So hihintayin mo lang. Kasi, hindi yan siya ano guys, silly para muhang dayon. Okay, so may nakapagsabi naman na kung ang babae at lalaki nasabay makakita ng ladybug, sila ay nagkagustuhan or nagka-inlaban. So meaning dyan guys, kapag dalawa kayo or namasyal kayo ng boyfriend mo, tapos dalawa kayo na, so for example guys is magkasintahan kayo na namamasyal, tapos may biglang dumapo sa inyo na ladybug na ang kulay is pula, tapos dapat maraming dot-dot yung ano guys, yung ladybug, may mga maraming dot-dot na kulay itim. So kapag may dumapo sa inyo tapos matagal siya umalis, so sa dalawa nyo, so meaning dyan is nagkakagustuhan kayo or nagkakainlaban sa isa't isa, diba guys? So sana mangyari yan sa totoong buhay ko, sa akin, char lang. Joke lang guys. Okay, so mas maswerte ang ladybug kapag ang kulay nito ay pulang matingkad. So dapat pulang matingkad at maraming mga bilog-bilog or spots sa likuran nito. Okay, so alam nyo na guys. So kung may makikita kayo ng mga ladybug na dadapo sa ano nyo, sa katawan nyo, so alam nyo na may dalang swerte yun siya. Okay, so ang next na bagay is paa ng rabbit. So alam nyo ba kung ano yung paa ng rabbit? Pwede yan siya gawing kitchen nyo guys. Yung mga kulay na mga, may mga nagbebenta kasi ng mga paa ng rabbit na may mga kulay. Merong puti, pula, pink, white, or yun na nga, white at saka puti, so pareho lang. So ang paa ng rabbit o kuneho ay isa sa mga masiswerte pala guys. So kadalasan ito ay ginagawang keychain, nilalagay nila sa kanilang bag, sa wallet. Okay, so mapapatunay man o plastic, tinuturing pa din itong maswerte. So kahit na siya, kahit na totoong paa ng rabbit siya, or kahit na plastic siya, or ginagawa lang, so nagpapatunay din ito na maswerte siya guys. So ito yung mukha ng paa ng rabbit guys. So hindi ito siya tunay, plastic lang ito. So maraming paraan kung paano gamitin ang paa ng kuneho bilang isang personal na pampaswerte. So ang next guys is ito guys, lucky coins. So hindi talaga ako nakapag-try or nakahawak ng ganito na pera, na coins. So itong lucky coins guys, kung meron kayo nito, ito ay may sikat na salita tungkol sa barya. Barya na, find a penny, pick it up, and all that day, you'll have a good luck. Okay, so ulitin ko guys ha. Find a penny, pick it up, and all that day, you'll have a good luck. Okay, so naintindihan nyo ba siya? So, ang lucky coins pala siya guys ay isa din sa mga maswerteng barya ng mga Chinese. So kadalasan itong lucky coins ay nagmamayari is mga Chinese. Yung may mga hawak is mga Chinese. Kasi sa Pilipinas wala itong ganito na coins guys. So may naka-ingredient guys is Chinese na ano, na letter. Okay, so ang Chinese I Ching, kung saan niririgalo ito kapag Chinese New Year at kasal. So ito pala na lucky coins guys is usually siya niririgalo ito sa tuwing Chinese New Year at kasal. So ang lucky coins at I Ching ay magandang pandekorasyon sa loob ng bahay upang magdadala ng swerte sa loob ng tahanan. Okay, so alam niyo na siya guys ha, kung meron kayong mga kakilalang Chinese or meron silang mga coins na ganito, pwede kayo
siguro hindi siya pwede hingiin. Dapat sila siguro magbibigay sa inyo para maswerte ito sa inyo. Diba? Or sa kasal niyo. So, sino ang last guys is dream catcher. So, ito yung mukha ng dream catcher guys. So, sino ang nakakakita ng mga dream catchers? Ako usually ako, marami akong nakikita ng mga dream catchers sa mga bahay guys, sa kanilang pintuan, sinasabit nila ito. So, ang dream catcher, nagmula ito sa traditional ng mga Amerikano. Ito ay parang isang sapot ng gagamba kung saan pinalamutian ng mga maliliwanag ng mga beads o ginagamit sa paggawa ng mga kwintas at balahibo ng ibon. So, siguro nakakakita na kayo niyan. Yan yung mga palamuti na ginagamit sa dekorasyon sa pintuan natin, guys. Okay? Ang pagkakaroon ng dream catcher sa bahay ay nagbibigay ito ng masaya at balansing pamumuhay at swerte sa mga nakatira. So, maliban sa mga magagandang dulot nito, maganda din itong pandekorasyon sa pamamagitan ng pagsabit sa bintana ng opisina o bahay. So, yun na nga guys, dapat isasabit niyo siya sa bintana or sa bintana ng bahay niyo or pwede din sa office isasabit niyo sa bintana. Mas mainam din kung bumili ng kwintas o hikaw nito upang dala-dala mo ang swerte saan ka man magpunta. Okay, so so banggitin ko ulit guys sa mga bagay na nagdadala ng swerte sa bahay nyo. So, ang una is ang leaf clover. So, ang una guys is ang four leaf clover, yung dahon na parang kamunggay. So, apat lang ito guys, four leaf clover. Tapos, ang pangalawa is yung lucky bamboo. So, lucky bamboo. Okay, so, ang pangatlo guys, lucky dice. So, kung meron, marami tayong mabibili na mga lucky dice guys. So, hindi kayo mahirapan yan sa paghanap. Okay, so, ang next is horse show. Yan. Then, ang pang-apat is ladybugs. So, ito talaga ang pinakamahirap, ang ladybugs. Pero, malay mo, maswertihan ka na may dadapo talaga sa inyo na ladybug, diba? So, next is yung paanang rabbit. Ito, paanang rabbit. So, marami din mabibili dyan, yan, sa market. Then, lucky coins, then, dream catchers. Okay, so, sana may matutunan kayo guys or may matutunan kayo sa mga sinishare ko ngayon sa inyo na mga bagay na pwede nyong dalahin sa bahay sa 2019. So, since 2019 na tayo ngayon, so ngayon pa lang, bibili na kayo niyan at dalahin niyo sa bahay niyo para papasok yung pampaswerte sa inyo. Okay? So, siguro dito na lang siya guys. So, wala na akong masabi. So, dapat good vibes lang tayo guys para darapuan tayo ng mga pampaswerte, pampaganda. So, next naman guys, tatalakayin natin next. I-share ko sa inyo next kung may i-share ako sa inyo mga swerte at malas na kulay sa 2019. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga swerte at malas na kulay sa 2019. Ano yung mga buena at malas na numero at mga kapalaran sa pag-ibig 2019. Okay, so thank you guys. See you. Bye.